Babe, are you here? Dinig pa nilang sigaw nito. Warren, nandito si Ma'am Cindy. Kinakabahang sabi ni Samantha kay Warren. Pero mabilis nito ang tinakpan ng bibig niya. Don't make a noise. Just follow me. At dahan-dahan siya nitong hinila pababa sa batuhan at dinala sa may dulong bahagi. Madilim na ang buong paligid dahil gabi na, kaya hindi sila madaling makikita. Babe, nasan ka ba? Dinig na dinig niya ang inis na boses ni Cindy. Pero nang tingnan niya si Warren ay parang wala itong pakialam na hinahanap ito ng nobya. Warren, hinahanap. Pero pinutol nito ang sasabihin niya sa mapusok na halik nito habang hawak-hawak nito ang likod ng ulo niya. Ilang sandali lang inawala na rin ang boses ni Cindy, kaya agad niya itong itinulak. Bakit mo ba ito ginagawa? Kinakabahang tanong niya. Pero nagulat siya nang bigla siya nitong buhatin na parang bata at isinandal sa malaking bato na naroroon. Because I want to make you mine, Samantha. Pero mali ito. May nobya ka na at malapit ka ng ikasal. Kita naman niya ang frustration sa mukha nito. I don't know. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Nagugulo ang sabi ni Warren. Sir, nagugustuhan mo na ba ako? Lakas loob ng tanong ni Samantha kay Warren. Tila nagulat ito sa tanong niya. Bigla itong natigilan at hindi nakapagsalita. Dahil sa pananahimik nito ay nakuha na niya ang sagot. Akmang itutulak niya ito nang bigla itong sumagot. I think so, Samantha. Mahinang sabi nito. Kaagad silang nagkatitigan at dahan-dahang bumaba ang labi nito sa may labi niya. Marahan ang ginawa nitong paghalik. Pero habang tumatagal ay palalim na rin ito ng palalim. Binuwat siya nito para maiupo sa batuhan at dahan-dahang bumababa ang halik nito sa may leeg niya. Mabilis nitong natanggal ang bra na suot niya at parang gutom na bata na sabik na sabik sa gatas ng ina. Ah, Warren. Shh! Just be quiet, baby. At dinala nito ang isang daliri nito sa may labi niya. Dahan-dahan pang bumaba ang mga halik nito sa may pusod niya, pababa sa may pusod niya, at pababa sa pinakasentro ng pagkababae niya. Iginilid nito ang panting suot niya at mabilis na sinakop ng bibig ang pagkababae niya. Halos mapasigaw siya, pero kinagat na lamang niya ang isang daliri nito na nasa may labi niya. Halos mawalan siya ng ulirat nang ipasok nito ang pinatigas nitong dila sa bukanan ng pagkababae niya. Ah! Impit na daing niya habang kagat-kagat pa rin ang daliri nito. Mabilis naman itong tumayo at maayos na pinaghiwalay ang magkabilang hita niya at isinampay sa magkabila nitong bewang. Your body makes me feel so crazy, babe. Mahinang sabi nito at dahan-dahang nararamdaman ang matigas na pagkalalaki niya sa naglalawan niyang pagkababae. Hindi niya alintana ang lamig ng paligid dahil para siyang sinisilaban sa tindi ng init na nararamdaman. This will still a little pain, but not as painful as the first time. Malambing na sabi ni Warren habang hinahaplos ang pisngi niya. Nang ganap nito ang maipasok ang pagkalalaki nito sa kanya, ay kaagad siyang napapikit. It feels so good to be inside you, babe. At dahan-dahan itong gumalaw sa ibabaw niya. Agad naman siyang napayakap dito at napapikit. Warren! Mahinang tawag niya rito. Ah, sige lang. Isigaw mo pang pangalan ko. Nakakabaliw ka, Samantha. At mahigpit siya nitong niyakap na lalong nagpabao ng pagkalalaki nito sa pagkababae niya. Puro mahihinang ungol lang ang naisasagot niya. Come for me, baby. Mahinang ungol din ang ginawa ni Warren
na nagpadagdag sa sensasyong nararamdaman niya. Nang malapit na siyang labasan ay mabilis siya nitong hinalikan at mas lalong binilisan ang ginagawa. Ilang sandali lang ay pareho na silang hinihingal ng ganap na makaraos. Nang mahimasmasan ay nagsimula ng magtubig ang magkabila niyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay dalawang beses na siyang bumigay dito at lalong bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. "Babe, why are you crying?" Alalang sabi ni Warren nang marinig nito ang mga ikbi niya. Pero hindi siya nagsalita. Patuloy lang siya sa pag-iyak at paghikbi. "Shh! I am here, okay? Aayusin ko ang lahat." At mahigpit siya nitong niyakap at hinaligan sa may noo. Nang makarinig ulit ng kaluskos ay mabilis niyang naitulak si Warren at inayos ang sarili. Mabilis siyang bumaba sa may batuhan at nag-dive paalis. Hindi na siya nagawa pang pigilan ng lalaki. Nang makaahon sa tubig ay mabilis siyang nagbihis at naglakad. Pero nakakadalawang hakbang pa lamang siya ay nakasalubong na niya si Andrew. Agad namang nanlaki ang mga mata niya, lalo na nang mapatingin ito sa may likuran niya at nakita si Warren sa may hindi kalayuan. Andrew? Kinakabahang sabi niya. "You don't need to explain. Come on, I'll help you para isipin nilang ako ang kasama mo." At inaki siya nito at hinawakan sa may bewang. Nang makarating sa tent ay halos lasing na ang mga tao roon. Maging si Cindy ay parang nakapikit na rin. Pero ramdam niya ang mga titig sa kanya ni Edward. Dahil sa hiya ay mabilis na siyang tumalikod para makapasok sa tent at makapagbihis. Ni hindi siya nakapagpasalamat pa kay Andrew. "Diyos ko, ano naman ba itong nagawa ko? Patawarin niyo po sana ako sa pagiging marupok ko. Dahil alam kong hindi tama at ako rin ang magiging talo sa bandang huli." Mahinang daing niya nang ganap na makahiga. Kinabukasan ay maaga na silang nagligpit dahil ito na ang araw ng uwi nila. Ni hindi niya matingnan ng maayos ang mga kasamahan niya, lalong-lalo na si Cindy. Ramdam naman niya ang mga titig sa kanya ni Warren. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa lugar kung saan nila iniwan ang van na sinasakyan nila. Pero nagulat sila nang bigla na lang nahimatay si Cindy. Mabilis naman itong binuhat ni Warren at dinala sa may van. Mabilis na rin silang sumakay. Ilang sandali lang ay nadala na rin nila sa ospital si Cindy. Alam niyang wala siyang karapatang mag-alala dahil nagigilty siya dahil sa nangyari sa kanila ni Warren. Pero hindi niya maiwasan. Nagdesisyon si Warren na ihatid na lamang si Cindy sa Maynila gamit ang ambulansya. Sila naman ay isa-isang hinatid ng van na sinasakyan nila. Nang silang dalawa na lang ni Andrew ang natitira sa loob ng sasakyan, ay hindi niya ito matingnan ng maayos. "You don't need to hide it from me. Alam ko na may namagitan sa inyo ni Warren." Seryosong sabi nito sa kanya. "Alam kong mali, Andrew, pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko." At mabilis siyang napahagulgol. Ilang sandali lang ay mabilis siya nitong nayakap. "Shh! Tahan na. Baka akala ng driver pinapaiyak pa kita." Ngisi nito sa kanya. "I will not judge you, Samantha. Pero sana makapagdesisyon ka ng tama. I am always here. Alam mo kung saan mo ako tatawagan." Seryosong sabi nito na siyang ikinatango niya. Ilang minuto pa ay nakarating na rin sila sa mansyon. Na makapasok sa kwarto ay kaagad siyang nahiga sa kama niya. Feeling niya ay pagod na pagod ang katawan niya. Bigla tuloy niyang naisip si Cindy. Ano na kaya ang nangyari sa babae? Dala ng kapaguran ay mabilis siyang nakatulog. Magmula nang makauwi sila at mahimatay si Cindy, ay 3 araw nang hindi umuuwi si Warren at hindi pumapasok sa may opisina. Kaya nang gabing iyon ay nagulat siya nang makarinig ng ugong na humintong sa sasakyan. Mabilis siyang nagpunta sa may sala para alamin kung si Warren nga ba iyong dumating. At halos mapangiti siya nang makita ang lalaking papasok ng bahay. Saglit itong natigilan nang makita siya
pero kaagad ding nakahuma. Why are you still awake? Seryosong tanong nito. Nag-aalala ako sa'yo. Sa halip ay sagot niya. Kita niya nang bigla ulit itong matigilan at matulala sa sinabi niya. Kamusta si Ma'am Cindy? Kita niyang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Okay lang siya, huwag ka mag-alala. Maiwan muna kita, gusto ko na rin magpahinga. At mabilis siya nitong nilampasan. Siya naman ay parang natigilan. Ganun na lamang ba talaga iyon? Niwala man lang itong sinabi sa kanya. Pero nang matauhan ay mabilis siyang napangiti ng mapait. Sino nga ba siya? Isa lang naman siya sa mga babaeng na ikaman nito. Nagdaan pa ang isang linggo, pero naging mas malamig ang pakikitungo sa kanya ni Warren, sa bahay man o sa opisina. Si Edward naman ay hindi na rin nagpapakita sa kanya. Gusto niya itong kausapin. Gusto niya itong tanungin kung may problema ba ito, pero alam niyang wala siyang karapatang manghimasok sa buhay nito. Araw iyon ng linggo at wala siyang pasok sa may opisina. Papunta siya sa may kusina nung makita si Warren na seryosong nakaupo sa isang couch habang nakayuko at magkahawak ang dalawang mga kamay. May problema ka ba? Hindi mapigil ang tanong nito. Samantha, please not now. Frustrated na sabi ni Warren dito. Gusto ko lang naman malaman kung may problema ka ba. Parang ang laki kasi ng pagbaba. Can you just please leave me alone? Bigla ay sigaw nito at mabilis itong tumayo na siyang ikinagulat niya. Nag-aalala lang. Then who the hell told you na mag-alala ka? Putol nito sa sasabihin niya. Agad namang nalaki ang dalawang mata niya at mabilis na tumulo ang mga luha. Warren, are you expecting anything from me? Kunot noong tanong ni Warren kay Samantha. Do you like me, Samantha? Sa pagkakataong iyon ay pikit mata siyang sumagot. Oo, Warren. Gusto kita. Gustong gusto kita. Kahit na alam ko na may mahal ka ng iba. Hagulgol niya. Kita niyang naging malambot ang mukha nito, pero kaagad din iyong napalitan. Do you still remember my rule, Samantha? Kaagad naman siyang natigilan, pero kaagad ding nakahuma. Paano na yung nangyari sa atin? Wala na lang yun? Warren, you and I had sex twice at alam kong hindi lang iyon, wala lang. Sex is just nothing for me, Samantha. That is why I am very much willing to pay you $1,000,000 for your virginity, right? Malamig na sagot nito. Mabilis naman siyang nakalapit dito at malakas itong nasampal. Gago ka! Bakit mo ito ginagawa? Do you think naiiwanan ko si Cindy? Para lang sa'yo, Samantha? You are nothing compared to her. Matigas na sabi nito. Mabilis niyang naikuyom ang dalawang palad sa galit. And from now on, your working contract with me is already forfeited. Pwede ka na magsimulang maghanap ng bago mong trabaho. At mabilis na siya nitong iniwan. Dahan-dahan siyang napaupo sa may sahig habang umiiyak. Napakatanga niya. Sobrang tanga niya. Hindi siya nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis siyang bumasok sa kwarto niya at nagsimulang iimpake ang mga damit niya. Masyado siyang nagpadala sa nararamdaman niya. Masyado niyang pinaasa ang sarili niya dahil lang sa may nangyari sa kanilang dalawa. Mabilis siyang lumabas ng kwarto niya at nang makarating sa may sala ay nakita niyang nakatayo roon si Warren at mukhang nag-aabang sa kanya. Akmang lalampasan niya ito nang bigla nitong haklitin ang isang braso niya. Dahan-dahan naman siyang napatingin dito. Here! At mabilis na inilagay sa kamay niya ang isang puting sobre. Nanginginig ang mga kamay na tiningnan niya iyon. At dahang-dahang naglaglagan ang mga luha sa mga mata niya nang makita ang makapal na pera sa loob nun. Mapait na napangiti siya rito. Hindi ko ipinagbibili ang katawan ko. Pero kung darating man ang araw na ipagbili ko ito, ipinapangako ko na hinding-hindi sa'yo. Ang kabayaran lang ng pinagtrabahoan ko ang kukunin ko. At mabilis siyang kumuha ng ilang piraso ng pera.
Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis, bitbit ang mga gamit niya, kasama ng puso niyang sugatan. Para siyang tanga habang umiiyak na naglalakad sa loob ng subdivision na iyon. Sa pagkakataong iyon ay talo na naman siya. Kitang-kita din niya nang biglang dumaan si Warren sakay-sakay ng kotse nito, pero parang hindi sila magkakilala. Dahil nilampasan lang siya nito at ni hindi tinapunan ng konting tingin. Sa mga oras na iyon ay isa lang ang nasisiguro niya. Pinaglaruan lamang siya nito at ginamit ang nararamdaman niya para mabilis nitong makuha ang katawan niya. Dahil ang babaeng kagaya niya ay hindi kailanman nababagay sa isang Warren Santillan III.